Si Rolando Prado o mas kilala bilang Minyong, isang mahusay na gitarista sa pondahan ni Kuya Daniel, ay nakaranas ng tatlong stroke. Bagamat siya ay masasabing may active lifestyle, sa di inaasahang pagkakataon ay nagkaroon siya ng mga problema sa kanyang heart health. Tunghayan natin ang kanyang kwento. First time na na-stroke ako, actually kasi hindi ko pa alam yung yung encounter ng isang stroke patient, ano? So wala akong idea. Pero ang naalala ko lang doon, nung may mga sign naman na pinapakita, siguro one week before yung stroke ko noon, parang nangihina na ako na wala naman akong sakit. Tapos mabigat yung lakad ko, yung binabanggit ng mga matatanda noon na mabigat yung batok. Ngayon naranasan ko rin yun. May mga pinapakitang sign eh. So akala ko normal lang yun na pagod lang ako dahil nagbabike ako during the time eh. Regular ako nagbibisikleta, sabi ko baka ano lang to, stress saka yung napapagod lang ako. Pero nung mga siguro dumating na yung kasi nung nagulat ako nung nabitawan ko yung inihiwa kong melon, parang nawala yung pakiramdam ko talaga, na tapos tumumba ako. Biglang nawala ng lakas yung left ni ko, talagang bumigay. Talagang taka ako ngayon, tapos nawala yung speech ko. Hindi ako makapagsalita, hindi ako makahingi na saklolo. Nakita na lang ako ng kasama ko na sumisenyas. Ayun, lumapit siya. Pero tapos yung pangalawa naman, medyo nakikita ko na yung, naalala ko na yung mga nangyari na gano'n, na yung pinapakitang sign. Nandiyan dyan yung nangangati yung mata mo. Ayun, naramdaman ko yung nangangati. Tapos parang naduduling ka. Tapos pag nagsasalita ka, hindi diretso. Ayun, naprala, prelude na yun para dun sa pangalawang stroke. Ngayon yung pangatlo naman, natatluhan na kasi ako. Natatluhan na ako ng stroke. Pagkain talaga. Kasi minsan pag nakaka-recover ka na at medyo malakas ka na yung katawan mo, parang okay na uli. Parang ganun. Parang may na-miss ka na marami, gusto mo kuning kainin. Pero hindi pala ganun pala. Dapat pala, pag stroke patient ka, hindi ka na dapat talaga, namimili ka na, hindi na yung regular na kinakain mo dati, ibahin mo na pala. Hindi, bawal na sa'yo talaga yun. Ayon sa World Health Organization, ang stroke ay pumapangalawang sanhi ng kamatayan sa buong mundo. Kung kayo ay may matanda sa inyong pamilya, o di kaya naman ay may medical condition na related dito, dapat ay alam natin ang gagawin sakaling tayo ay maging bystander sa isang pasyenteng maaaring nagkaroon ng stroke. Ano nga ba ang kaibahan ng stroke sa heart attack? Ang heart attack ay nangyayari kapag nagkaroon ng bara ang ugat sa puso, dahilan upang hindi mag-function ng normal ang puso. Ang stroke naman ay bara din sa ugat. Ngunit ito ay ugat na dinadaluyan ng dugo papunta sa utak. Kaya ito ay tinatawag din na brain attack. Hindi sapat ang dumadaloy na dugo, kaya namamatay ang ilang brain cells dahil sa kakulangan ng oxygen. Ang stroke ay may dalawang uri, ang ischemic stroke at hemorrhagic stroke. Ang ischemic stroke ay nangyayari kung ang supply ng dugo sa bahagi ng utak ay biglang nabarahan. Samantalang ang hemorrhagic stroke naman ay nangyayari kung ang ugat sa utak ay pumuto. Bilang bystander, ito ang mga dapat tandaan kapag sinususpetsa na na-stroke ang isang biktima. FAST, fast. F, facial weakness. Pangitiin ng pasyente, tingnan ng maigi kung normal ba ang galaw ng kanyang mukha. Dahil maaaring hindi na siya makangiti at lumalaylay ang isang bahagi ng mukha. A. Arm weakness. Ipataas sa pasyente ang parehong braso. Pansinin agad kung nahihirapan siyang itaas alinman sa dalawa. Ma'am, pakitaas niya po yung dalawang kamay. Forward. S. Speech problem. Kausapin ang biktima at pansinin kung hirap ba siya sa pagsasalita. Ano pong nararamdaman niya? Nahihiya o pakiramdam. T.
time to call emergency services. Kapag positibo ang naunang tatlong pamantayan, tumawag na agad ng tulong sa mga emergency medical services. Pakalmahin siya at siguraduhin na may parating na tulong mula sa emergency services. Tandaan na huwag painumin o pakainin ng kahit na ano ang pasyente dahil baka mahirapan siyang lumunok. Kapag nawalan ng malay ang pasyente, i-check ang paghinga. Kung ito ay tumigil, humandang magbigay ng CPR. Tandaan, kung kayo ay bystander sa isang pasyenteng maaaring na stroke, ito ang inyong mga dapat gawin. Check facial weakness. Nakakangiti ba ang pasyente ng maayos? Check arm weakness. Naitataas ba niya ang dalawang braso? Check speech problem. Nakakapagsalita ba ng maayos ang pasyente? Tumawag agad ng emergency medical services. Pakalmahin ang pasyente. To learn more about first aid, emergency preparedness, and disaster awareness, don't forget to click the subscribe button.